Ecclesiasticus chapter 41. O kamatayan, gaano kapait ang pag-alaala sa iyo sa isang taong namumuhay ng matiwasay sa kanyang mga pag-aari, sa taong walang anumang nanggugulo sa kanya at may kasaganaan sa lahat ng bagay, oo sa kanya na may kakayahang tumanggap pa ng karne. O kamatayan, katanggap-tanggap ang iyong hatol sa nangangailangan at sa kanya na ang lakas ay nabibigo, na ngayon ay nasa huling kapanahunan at nababagabag sa lahat ng bagay, at sa kanya na nawalan ng pag-asa at nawalan ng pasensya. Huwag mong katakutan ang hatol ng kamatayan. Alalahanin mo sila na nauna sa iyo at iyong darating pagkatapos, sapagkat ito ang hatol ng Panginoon sa lahat ng laman. At bakit kalaban sa kaluguran ng kataas-taasan? Walang pagsisiyasat sa libingan. Kung ikaw ay nabuhay ng 10 o 100 o 1,000 taon, ang mga anak ng mga makasalanan ay mga kasuklam-suklam na anak, at silang mga nakikipanayam sa tahanan ng masama. Ang mana ng mga anak ng makasalanan ay mawawala. Ang kanilang mga lahi ay magkakaroon ng walang hanggang kadustaan. Ang mga anak ay magrereklamo sa isang masamang ama, sapagkat sila ay kahihiyan dahil sa kanya. Sa aba ninyo, masasamang tao na tumatalikod sa batas ng kataas-taasang Diyos, sapagkat kung kayo ay magsisirami, ito ay magiging sa inyong kapahamakan. At kung kayo'y ipanganak, kayo'y ipanganganak sa sumpa. At kung kayo'y mamatay, isang sumpa ang magiging bahagi ninyo. Ang lahat ng nasa lupa ay babalik sa lupa, kahit ang masama ay pupunta mula sa sumpa tungo sa kapahamakan. Ang pagluluksa ng mga tao ay nasa palibot ng kanilang mga katawan, ngunit ang masamang pangalan ng mga makasalanan ay mapapawi. Igalang mo ang iyong pangalan, sapagkat iyan ay mananatili sa iyo ng higit sa 1,000 malalaking kayamanan ng ginto. Ang mabuting buhay ay may ilang araw lamang, ngunit ang mabuting pangalan ay nananatili magpakailanman. Aking mga anak, ingatan ninyo ang disiplina sa kapayapaan, sapagkat ang karunungan na nakukubli at ang kayamanan na hindi nakikita, anong pakinabang sa kanilang dalawa? Ang taong nagkukubli ng kanyang kamangmangan ay maigi kaysa sa taong nagkukubli ng kanyang karunungan. Kaya't magkaroon kayo ng hiya ayon sa aking salita, sapagkat hindi mabuti na panatilihin ang lahat ng kahihiyan, ni ito ay lubos na sinasang-ayunan sa lahat ng bagay. Mahiya ka sa kapukpukan sa harap ng ama at ng ina, at ng kasinungalingan sa harap ng prinsipe at ng makapangyarihang tao. Sa isang pagsuway sa harap ng isang hukom at pinuno, ng kasamaan sa harap ng isang kongregasyon at mga tao, nang hindi makatarong ang pakikitungo sa harap ng iyong kapareha at kaibigan, at tungkol sa pagnanakaw tungkol sa lugar kung saan ka nakikipamayan, at tungkol sa katotohanan ng Diyos at sa kanyang tipan, at sandalan ng iyong siko sa karne, at ng panunuya sa magbigay at kumuha, ng katahimikan sa harap ng mga bumabati sa iyo at tumingin sa isang pokpo, at ihiwalay ang iyong mukha sa iyong kamag-anak, o kumuha ng bahagi o regalo, o pagmasdan ng asawa ng ibang lalaki, o maging labis sa kanyang katulong na babae, at huwag lumapit sa kanyang higaan, o ng mga masasakit na pananalita sa harap ng mga kaibigan. Pagkatapos mong magbigay, huwag kang magalit, o ng pag-ulit at pagsasalita muli ng iyong narinig, at ng pagsisiwalat ng mga lihim. Sa gayoy, ikaw ay tunay na may hiya at makakasumpong ng lingap sa harap ng lahat ng tao.